ito ang aking sweldo na from sa July 22. Actually, July 22 ito na pumasok sa aking ATM at hello guys, good day. Masayang-masaya tayo ngayon kasi ibabalita ko sa inyo kung gaano kalaki ang sinisweldo ng isang kagaya kong small YouTuber sa YouTube. At abangan ninyo. Bago nga pala yun, if you are not subscribed to my channel, just click like, subscribe, and click the notification bell. Click all para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ayan, start na tayo guys. At nagsimula ang ating channel guys ng 2020, last year. Actually, nag-start ako ng mag-seryoso sa pagbablog nung mag-start itong pandemic. Pero ang channel ko ay 2014 pa ginawa ko na to, pero nag-start lang ako magka-seryoso nung magka-pandemic. I think mga middle of March or first week of March. Yeah. And then since then, nag-seryoso na ako, nag-upload na ako ng mga videos, may content. First, my content is about drawing and painting. Since March, April, May, June, July, August. I think na monetize ako ng August 14. Roughly about 6 months since nagseryoso ako mag YouTube. Kaya it takes me about 6 months to be monetized. And dun nga, from August, kapag-umiyak na ako. Kaya gusto kong share sa inyo ang aking sinweldo since na nag-start akong mag-YouTube. So kung mag-start lang ako na mag-kwenta from August 14 hanggang ngayong August, so it is exactly 1 year, almost 1 year na akong monetized channel. Ang aking sinweldo ay nakikita. Yan. Ito yung ating Google AdSense. Pasok na ako sa aking Google AdSense. Yan. Makikita ninyo rito ang detailed transaction. So from nag-start ito, September 6, nag-start ko itong aking channel dahil alam nyo guys, bago ako naging nakakuha nitong earnings natin sa YouTube, bago ako na-monetize, medyo nagkaroon muna ako ng problema. Hindi ko pana-i-share sa inyo, pero first time akong na-monetize noong August, pero nag-ipon ako, siguro inabot na ako ng nasa $78 na ang naipon ko bago ko naisipan na i-check ang Google AdSense. Dahil dati kasi nag-check lang ako sa YouTube. At yun ang isang napakalaking pagkakamali pala. Umasa ako na yung YouTube ko ay okay na. Hindi ko chine-check sa Google AdSense dahil ang plano ko, i-check ko na lang ito at mag-a-add payment na lang ako. Payment method. Kapag umabot na sa $100, mali pala yon. Dapat pala, i-check nyo na agad after na ma-open ninyo o makapag-apply kayo sa AdSense. I-check nyo na agad ang inyong Google AdSense payment o yung home account nyo sa Google AdSense. At tandaan nyo, mabuti ang password o ang PIN ninyo na ginamit, yung password ninyo sa Google AdSense. Dahil ako, ang nangyari sa akin, nakalimutan ko ang aking account sa Google AdSense, account name, at saka yung aking password.
Dahil nung una akong nag-apply sa Google AdSense, nagkaroon ako ng problema. Hindi agad ako na-approve. Siguro 1 week at inabot ako ng 3 weeks bago na-approve. Kasi ang nangyari, nalimutan ko yung aking unang account sa Google AdSense. Hindi ko alam na kung paano ito i-apply. Nakalagay doon yung mga usual na nagiging problema ng ating mga bagong monetized channel na yung mga fixed Google AdSense problem natin, yung double account o yung you have another account. Dahil sa Google AdSense, kailangan isang account lang tayo. Hindi tayo bibigyan ng panibagong account. So, ang naging problema, gumawa ako ng account na bago para ma-approve. Pero hindi ko naasahan na ma-approve ako. Kaya nalimutan ko yung account na ginamit ko sa Google AdSense pag-apply. Kaya ang nangyari, gumawa ako ng bago sa tulong ni Manong Bluetooth. Kaya na-access ko yung aking Google AdSense account. Gumawa ako ng Google AdSense account. Kinalimutan ko na yung dati kong Google AdSense account na mayroon na sanang $78. Kaya ang nangyari, back to zero ako. So September 6 ako na-approve ulit sa tulong ni Manong Bluetooth. Shoutout sa iyo, Manong Bluetooth. At ito ang nangyari. September 6, ending balance ko zero. Then October 1, nagkaroon na ako ng laman ng aking accounts na $17.13. November, umabot na ito ng 44.20 dahil nung November, naka-earning ako ng $27. Yan guys, sa loob ng November. Then nung December, dahil Pasko ito, maraming generous nating mga kababayan ang nag-share sa aking live stream, mga palipad. Nagkaroon ako ng $30.89 na palipad at saka yung mga membership. Alam nyo guys, dun lang tayo kikita ang malaki ang ating channel sa palipad, mga pakulay o super chat, super stickers at saka sa membership. Hindi pa gaano sa membership, pero dun sa palipad, mga super chats at super sticker, dun tayo madadagdagan ang revenue ng malaki-laki. At noong January 1, medyo ano na to, mahina ng kita, kumita lang ako ng $9.77 nito. And then noong February, kumita ako ng $17.52, kaya ang total nito naging $84.86. At noong March, kumita lang ako ng $6.33 at umabot ng aking total earnings ng $102.38. So dito pa lang, pwede na natin itong i-withdraw kapag umabot ka na sa threshold na $100. Pero ang ginawa ko, hindi ko muna ito winidraw kasi alam ko maliit pa lang. Nang dumating ang April, na kumita ako ng $9.25 sa buong April. Kaya ang earnings ko umabot na ng $108.71. And then nung May 1, medyo dito, kinangilangan ko ng allowance, pambayad sa kuryente, and so on. Naisipan ko ng withdrawin o mag-add na ako ng payment method ko. Kasi ang payment method guys, hindi na pwede sa Western Union kagaya dati daw. Kailangan na itong ipasok sa account sa banko. Mag-a-add payment ka na ng ATM account o card, ATM card. At yung ATM card ko guys, nag-open lang ako noong January. Eh ang kailangan pala sa ATM card at least 3 months para matanggap ito na payment method.
Kaya pinabot ko muna ng 3 months. January, February, March, April, May. Ayan. Umabot na ng, tumampas na ng 3 months. Kaya ini-add ko na ito as payment method. At ang una kong sweldo, guys, ay $100, $117.96. So that is roughly about nasa ano yan, guys, nasa 6,000 plus din. So kung i-compute natin yan is 117.96 times 50. That is 5,898. Yun ang una kong sinweldo. Yun, guys. And then, meron itong natira ending balance na 39.28. Kasi tumakbo na yung aking medyo ginanahan ako ditong mag-live stream at mag-upload ng mga videos dahil nakatikim na ako ng sweldo. At noong June 1 to 30, nagkaroon ako ng earning na $64.68. Kaya ang total na agad ng aking kinita sa from March, May hanggang June ay $193.96 sa loob ng isang buwan. Ito ang sinweldo ko sa loob ng isang buwan. Ayan, guys. At makikita nyo ang aking sweldo. Magkano ang inabot ng isang buwan kong sweldo? Ito, guys, ang inabot. 6,000 pesos sa loob ng isang buwan.